Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa itang banda. Welcome to TicTALK with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay sana naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Katunayan, she's just here in the Philippines for 1 month dahil nakabase na ito sa Isle of Man. Aalamin natin to, nasaan nga ba itong lugar? She's a well-respected TV host, actress, stand-up comedian, blogger, writer, at marami pang iba. Mga kaibigan, it's my honor to present to you, my kababayan, waray-waray, TESSIE TOMAS. Thank you. Ang lakas pala ng boses mo. Kailangan lakasan ko rin ng boses mo. Nakuha na akong tingog. Okay, dako pa ng tingog. Ayun, waray. Maupay nga adlaw ha iyong atanan, mga kababayan. Maupay nga adlaw. Maupay nga adlaw. Nalilipay ako nga, ani akong kan Aster Amoyo nga programa. Ayan, nabenta na namin kayo. Siyempre sa aming mga kapwa, waray-waray, maraming salamat. Haiyong atanan. Alam mo, here I am. It pays to wait and to be patient. Ayan wow, yan. Thank you. Alam mo, thank you so much kay Direk Bams Albani because he was the one who told me that TESSIE is in town. Thank ako you naman, so much. If I may say so, I don't mean to be emotional, pero kasi, a lot of people are surprised that I'm here. So, it warms my heart na nandyan ka at parang excited na excited ka na interview. Of course! Kasi sabi nga sa English eh, it's so nice to be needed. Yay! And you are. Thank you. And you are. Sabi ko nga, ngayon pa lang, honestly, bisan kung pareho tayong waray-waray, oh. I am so honored. Yes. Having you thank in you. This program for the very first time. Thank you so time. Much. I accept that. I accept that. And this is very rare. A very rare occasion, di ba? At saka siguro din, yung mga fans ko namang natitira, gusto din malaman kung ano na nangyayari sa akin. Sobra ka naman, natitira. O, ang dami pa rin yan. Yeah, salamat. Oo. Sino nga ba si TESSIE TOMAS? Wow. And how did you start? Oh, 10 years old ako nung na-train ako ng nanay ko. So, 10 years old, si TESSIE TOMAS na anak ni Laura Hermosa ay lumabas na, pero sa papel na lalaki. Kasi if you notice, malaki ang boses ko, no? Yes. So, para bang sinasabi ng mga direktor Tina Loy, at saka ando sila Luz Fernandez, nandun na, anak, Laura, ba't ganyan yung boses ng anak mo? Ang laki-laki, dapat pang lalaki ang role. Ha? Sabi ko, di na conscious ako. Alam mo yung unang role ko, si Dennis sa Diwa ng Pag-asa na, Mami, sorry ho, laki pag-away ako eh. Bakit ka na naman laki pag-away, iho? Eh, kasi naman eh, wala naman akong ginagawa. Bigla niya kinuha yung baho ko, tsaka kinagat. Eh, anong ginawa mo? Eh, di sinuntok ko siya sa mukha. Ha? Okay, grabe. Dalawang characters agad yun. At 10? At age 10? Oo, isang character lang ako doon. Ina-act out ko lang sa'yo. Wow. Oo, pero ako yung si Dennis. Tsaka si mama sabihin, oh, baba mo pa yung boses mo. She was really my tutor. Baba mo pa yung boses mo. Tapos, tulis mo yung uso mo. Ganyan. Oo, ganyan lang. Tapos acting mo, kunyari, lalaki. Ganyan. Yan ang mic eh. Ganun lang naman ang acting sa So tapos, you started also as a radio talent? I started... As a radio talent. Oh. Yun ang ng mga... At 10 years old. Sasabihin ng mga, hindi naman sa TV yan nag-start, di man lang niya sabihin, radio talent siya. O, di ba? Tapos, I learned, nga tanan, lahat ng dialects, alam ko noon. Ilocano, Cebuano, wow. Waray, ganito. Kabisote. Pero ang Waray, maupay ako, no? Di ba? Tapos, ang Pangasinan, Daisit Labat. Konti lang. Kasi, si Mama din, ganun din. Kiko patay-patay, Kiko patay-patay. Kakain ako ng Star Margarine para hindi na ako tawagin Kiko Patay-Patay. Oh, so gagawin mo yun sa lahat ng dialects. Oh. Makaon na ba ya ako Star Margarine? Basi, good luck, si good ako. Tapos, Bicolano, hindi ko lang memorize na ngayon. You have to translate it sa iba't ibang dialect. At saka meron ka ng dialect coach. So, the gift of ear. I-kino-coach ka lang na kasi gano'n. Kailangan tama rin pagkakasabi. At the age of 10. Sure, and then, I did not realize, sabi ko, wow, I really owe them that. Kasi, nung nag-stand-up comedy, kaya pala sabi ko, ang bilis ko sa accents. Parlez-vous français? Pinakbet, di ba? Ganon. Nakukuha ko kaagad kung German, ka. Italianini, panini, When you are doing accents kasi, and it's like a melody. It's not the words. Right. That's what I tell young actors. Pag kunyari Italian, may music yun eh. Tapos pag French man,
residue. So yung kaagad ang kukunin mo, tapos mamaya language. Ang tawag dun sa actor's workshop, gibberish. Nag-gibberish ka lang. Pero mamaya kuha mo na. Pero syempre, kailangan alam mo rin yung meaning nun. Oo. Pero diba? Kunyari, ang nasirang, nakakasad, pero sobrang idol ko siya, tsaka mentor ko, dami ko natutunan. Peke Galiaga. He really honed me, tsaka he encouraged me. Pag gumawa ng workshop yun, humanda ka, napakahirap. Kasi hindi mo alam kung anong papagawa niya. Tapos, you're in France. You're a French family. So you talk in French. Okay, your mother is dying and you're all talking outside the emergency room. Kung ano-ano mga sinasabi ko. Pero, keep on going. Walang titigil. Ganyan. Hirap naman. So, yung training mo talaga, napaka-extensive. Isa ko siguro sa kakunti lang nakapag-train under Eric Morris. Himself. Mm-hmm. Himself. Hindi the Eric Morris workshop. It was Eric Morris who was himself. Teaching in L.A. Wow. Yeah, wow. No? Mamaya na yan. Nasa 10 years old pa lang tayo. Yes. Oh. But you were born in the in Manila. Born ako at Balogan. At Balogan. So I... Asyanto nga. Oh. I'm very sentimental when I go there. Your father's family name. My father is Fernando Hermosa. The original Hermosa family is from Santander, Spain. So my father is half Spanish looking. He looks a bit like Rod Navarro. Wow. Parang ganon. Talagang mistiso. And Chingoy Alonso. Parang ganon. Okay. And then he died at the age of 56. Ang bata. Prostate cancer. Yeah. Napabayaan. And then, my mom is from Calasieu, Pangasinan. One out of 15 ang nanay ko. Ang tatay ko naman, solamente. Solong anak. Only child. Baliktad. Hindi, nagtataka lang ako. Nung sinabi mo nga si Mama Lau was from Pangasinan, napakagaling niya magwaray. Pero magaling din siya magpangasinan. I think for the first 5 years of their marriage, we were in Samar. And then we migrated to Manila. Pero sa loob ng bahay namin, ang usap waray. Kaya magaling ako magwaray. Kahit hindi ako lumaki doon. You have a younger brother na nag-showbiz for a while. A singer, actor. Si Leo Hermosa. Hermosa. Yeah, yung mga brothers ko, Cesar passed away. Cesar was a famous singer ng Black Opinion Band. Oh, yeah. Diba? Yes. Matagal na yun. Sa amin, sa Octo Arts before. Ayun, oo. Right. Ganda Black ng boses. Opinion, yes. Black Opinion, yes. I know, Cesar. Ang bata pa rin namatay noon, 54 din. Oh, mga kami history ang mga lalaki ng mga stroke. Yung namatay din last year. Si Edgar was only 62. So, kailangan mag-ingat. Ikaw ang, magwaway na ako. Uh-oh. Ikaw yung panganay sa inyong magkakapatid. Yes. Okay. The only girl. I'm the only girl. The only girl. So, all boys. Yes. So, right now, where is Leo? Leo is Justin Marikina with his family. Okay. Pero ayaw na niya mag-showbiz. Oo, sandali lang yung nag-showbiz. But he's also a good singer. Yes. Bago ka kasi nag-showbiz, or nang pumasok ka ng showbiz, TESSIE TOMAS ka na. Mr. Tomas. Bert Tomas. Kaya sabi nila, is that your screen name? Hindi, totoong name, married name ko yan. TESSIE TOMAS talaga. But yung real name ko is Rita Teresa. Yung totoo ha, sa baptismal certificate. Rita Teresa Hermosa. Di ba? Very Spanish. Yes. Pero yung ex-husband mo, you only lasted for... Siguro mga 8 or 9 years. Pero diba? We were in our 20s then. Oh. At ang gwapo noon, ha? Kamukha ni Ronaldo Valdez. Wow. So, mahilig ako sa gwapo. Ito naman daw, si Roger Pullin, kamukha daw ni Paul McCartney. Yes. Tsaka ni Hugh Grant. Diba? Mahilig ako sa gwapo. Maganda ka naman eh. Oo nga, dapat. Diba? Bakit ba? At saka at the same time, pero nagkaroon kayo ng isang anak. Si Robin Tomas. Tomas naman. I'm just curious. Bakit hindi mo na ibinalik sa Hermosa ang apelyido mo nang pumasok ka sa showbiz? Wala na kayo yun eh. Maraming friends kasi nagsabi very very catchy ang TESSIE Tomas kasi short, 'di ba? Yes. Tapos TT. Parang si Ali Soto. Alliteration. Parang si Ali Soto, 'di ba? Has long been separated from her ex-husband, but she's still using the Ali Soto. Yes. 'Di ba up to this time. So yung TESSIE Tomas, so your ex-husband must be so happy. Oo naman, and we are friends. Yeah. Tapos yung Tomas clan, kasi they're 11, sabi niya, oy, salamat ha, sumikat ang Tomas dahil sa'yo. Sabi naman ng nanay ko, oo nga, ako naman masama ang loob kasi hindi sumikat ang Hermosa. Hindi, si Mama Lau naman, made her own name din naman. Oo, diba? Sa radio,
Na nag-crossover din siya sa TV. Actress oh. and directress. Yes, no, yes. Na, si Mama Lau. Kaibigan-kaibigan ng pumanaw na si Luz Fernandez. Luz Fernandez. Yes, of course. And of course, Valvicta. Oo. Right? Augusto Victa. Augusto Victa, I'm sorry. Val is the son. Kumusta ang childhood mo? Because you were born in, parang ako, sa Samar. Mm-hmm. Kapit tayo ni Naboy Ibunda. Direct Chitoronio, mga waray-waray. Actually, hindi ako lumaki doon. Kaya nga nagtataka marunong ako magwaray. Uh-oh. Kasi nga, 4 years old, pumunta na kami dito. Okay. So, dito kami, sa Blumentritt ako. Tapos, nasa Catholic school ako, which was very, very influential for my formative years. No? Espiritu Santo Parochial School. We would walk to school and then back. It's very, very good school. Yun lang, yung 10 years old, nag-ano na ako. Nagre-radyo. Tapos, pagdating ko ng college, sabi ko sa mama ko, kasi nasa UP ako, nakapasa ako sa UP. Mm-hmm. So sabi ko, mahirap kasi nag-ABS-CBN ako noon eh, yung Camp Chadeli, mga ako na. Part-time lang naman, no? Sabi ko, full muna ako, concentration muna ako, kasi papunta sa thesis ito eh. I was from FEU, Girls High, and then FEU College, AB English. Parang nabore ako, kasi parang hindi masyadong challenging. Tapos narinig ko yung mass comm. So, naglakas loob ako. Nakuha naman ako. And then, I was exempted in a lot. Medyo mataas yung grades ko. Na-exempt ako sa, at na-credit, no? And then, I took broadcasting at the Institute of Mass Communication, UP, for 2 or 2.5 years. And then, I graduated. After that, copywriter ako. Nag-copywriter ako for 10 years. Ito na yung Makan Erickson. Before. Ang dulo niyan, ang simula niyan is, pag-umpisa ko was Pacifica Publicity Bureau and then Link Advertising. If I may say, so napapirate ako. Kasi yung mga copy ko, yung mga ginagawa ko, medyo catchy, tsaka nagugustuhan ako ng mga kliyente sa, medyo magaling daw ako, tsaka mabilis mag-isip. Tanggalin mo yung medyo, magaling ka. After that, J. Walter Thompson ang kumuha sa akin to handle PRC products, especially Breeze. And then, after that, I was pirated again. Siyempre, pag pirated, ibig sabihin, parang halos dinodoble sweldo mo. Pirated again by Greek Hortaleza of Asachi. So, binigay sa akin Tide and Johnson & Johnson. So, you know, it's a reflection of your capacity if you're given these accounts, no? Kasi, naging premier writer ako kasi Tide yan, eh. Tapos, kasi pangmasa yung aking appeal. So after that, I was given the first creative directorship in a very small place called Minds Marketing, na all women. And yet, I put Minds in the map kasi the following year, marami na kami nakuha ng awards agad. Kasi dun sa ganda ng mga advertisements namin. And then after that, Makan gave me an offer that I could not refuse, which was an overseas training. And so they assured me, sabi niya, if you pass this training and you're part of the Euro team in London, you will be the first Filipino creative director. So, diba? Pag iniisip ko hanggang ngayon, I think I have to pause. Kasi apart from the fact na hindi ko din inakala na mag-showbiz ako ulit, nung nasa 30s ako, it's really, yung pag tinanong, you know, you can really go as far as you can. Hindi ko iniisip na magiging first Filipino creative director ako of a multinational company. But my attitude in life is, sige lang ako ng sige, akyat lang ako ng akyat dun sa ladder of success, and no fear. Malakas talaga yung loob ko. Maski sa mga presentation, parang I'm so sure of myself, I look at the client, eye to eye. You're so confident. Ganun. Uh-oh. So, I think sa mga anak natin, yun ang pinakadapat na maibigay natin, yung confidence. Right. Because if you're able to pass that on, which has happened to Robin, parang they can do anything. Yeah. Parang ganun. They're so independent. Yes, diba? Independent. Oo. Ang ganda-ganda kasi ng background mo sa advertising agencies. Yeah, no? Hindi nga din alam yun sa diba? Showbiz. Oo. So, paano ka nag-crossover sa showbiz? Although, before, when you were 10. Alam mo, yan sa pag, hindi ko nabanggit na after Pacifica was Link, which was so critical, and one of the happiest times of my advertising life, doon ko nakilala sila Noel Trinidad, ng Champoy. Oh, yeah? Okay. Doon, okay. Rico okay. Flores, mm-hmm. ano din yan, kamag-anak ni Beer Flores, uh-huh. June Urbano, oh, yes. Ariel oh. Ureta, kadaladala ang gitara, galing dun sa Jay Romero. Oh. Ariel is just like me, copywriter. Yes. So after office, nagja-jamming, nag-start kami sa Walang Yata Talaga. Hindi Champoy? Hindi.
I thought Champay was the first. Ang pinag-practice na namin was walang hiya talaga. Sige, pag yinakan ko, yung famous na continuous very, very first character na ginawa ko, even before Amanda Pineda, was si June Urbano, kinukuha yung tide na parang, Mrs., kukunin ko pong inyong tide, papalitan ko. Bakit mo kukunin ang aking tide? Sa akin to, ah. Ganun kami, that was one of the highlights of the show, of walang hiya talaga. Pwede po malaman ang pangalan nyo? Mrs., naka-rollers pa ako, tsaka Duster. Ako din ang nag-design ko. Ano susunod ko? Ako po si TESSIE, doon nagsimula. TESSIE, Abu Vakir. Ha? Abu, ano po? Abu Vakir. Ano? Ulit ko, hindi nakakatawa na. Abu Vakir, E-V-E-Q-U-E-R. E as in Apple, B as in Bagel. Sarili nyo lang tumano na lumalabas. Ako yun. Oh. U as in Europe, B as in Bagel for the second time. E as in Apple for the second time. Q as in Cubao for the first time. U as in Europe for the second time. A as in Apple for the third time. And R as in, are you lonesome tonight? I hope not. Alam mo ba, no less than my client, Vic Puyat, na may-ari ng Loyola Memorial Park, pag dumadating na ako mag-present, Miss TESSIE Abu Vakir, minemorize niya, Eveyove, E-Q-U-E-R, E as in Evolve, as in, tuwa siya sa akin doon. So, tapos noon, yung Amanda Pineda na, di ba? And here's the latest weather report from FAG-ASA, Panoramic Phantasmagoric Accumulation of Global Atmospheric Allegiance for Southeast Asia, America, Africa, Antarctica, etc. FAG-ASA. The weather for today will be sunny and bright. The birds will be chirping, the flowers are blooming, and by and large, the people of the metropolis, Metrocom and Metro 8, will be wearing a smile as they welcome the start of a brand new day as Tropical Depression Loningning leaves the Philippine area of responsibility, heading towards Iraq and Iran at the corner of Rojas Boulevard and Vito Cruz Extension, right in front of the traffic lights care of Meralco. The temperatures in the different parts of the Philippine archipelago are Manila, 21 Celsius. Makati, 22 Celsius. Marikina, 1 Celsius. Parakpaka naman dyan. Galing! Memorize ko pa, no? Grabe yan ka! Yan ang second. At saka ako sumusulat lahat. Second, ano ko lang yan, weather report ko. Pag iniisip ko, sabi ko, bakit, saan nang galing yung aking frenetic energy and all, at yung mga words and all na inabangan. Parang spontaneous. Hindi, eh. At saka, nag-click, no? Pati si Amy Marcos, nakita, right. Who is this crazy woman? Get her. Kinuha niya ako sa pop music festival, yes, as head writer. Yeah, right. Because of that. Right. Kasi siguro, naisip ko rin, kasi yung nakakumpay lahat siya, eh. Sabi ko siguro, nung makanako, kulub na kulub yung energy ko kasi nandun lang ako. Eh, ang dami-dami ng, sabi ni Ricky, Ricky Lee na, sabi niya kasi naka-bottle up, hindi nakakalabas. So, nang pak! Lumabas sa Amanda Pineda the first time ko. Diba? Ang dami na niyan. So, you know, you really found your outlet. Nauna ba si Amanda Pineda kay Emil Defic? Oo naman. Ano yan eh, Champoy Days. Oh, ang Emil Defic yes. naman, 86 ah, na. Yeah, right, after right, the revolution. Right. Yes. Yun. So, sarami ng characters na pinortray mo. Yes. Sino sa kanila ang pinakagusto mo? Actually, yes, Amanda Pineda is charming. At saka, siyempre, ano yan? Akala, tawang-tawa ako doon. Sentimental. Oo, kasi, sentimental ka dahil diyan ka sumikat sa Champoy. Yes. But the two characters, before Emil Defic, of course, is the highest, best, no? Yung Bonnie Bundia. Oh, yung, yes, that's another one, yes. Diba? Oh, right. Yung between matapang na, medyo, naku, ganito pala ang maging bumba star. Kaya pala, yung mga lalaki na sa harapan ko, pagkatapos, ano ba yung gagawin kong pelikula? Nang lumuha ang batuta sa biyak na bato. Parang bastos, ah. Parang mga ganun-ganun. Alam mo, that's directed by Peke Galiaga. Wow. Sa, nung una yan, sa haba, kami din nagsulat yan, ako, Uro de la Cruz, partly Peke, and then Lori Reyes. Yung those were the days na talagang sobrang yun lang ang ginagawa mo, and then kumakrem de la creme yung ginagawa nyo. We would brainstorm and I would write yung mga actual words or lines dun sa bahay ni Peke sa apartment niya. Sipag-sipag namin. Naku, to the point nung
nakakita ka na ng play na dalawa ang intermission. So, dahil doon, kinumpress pa namin. Uh-huh. Makikita mo doon si Michael De Mesa. Doon, pinakamaganda siya as Liway. Meron siyang character na Liway na bakla. Uh-huh. Tapos may iba pa siyang character. Si Leo uh-huh. Martinez din. Uh-huh. Siya yung Ray de la Cruz. May iba pa siyang character. Uh-huh. Fantastic talaga. So, I'm keeping that. Yun, project ko pala yun. Na baka sakali, I might be able to do a whatever, digital thing. No? Gagawin ko pa yun. Palagi ko, especially the new generation, di ba? Mm-hmm. Yung mga hindi, not necessarily na hindi kainabutan kasi mga bagong sibol, yes. 'Di ba? Hindi nila alam masyado yung mga yes. ginawa mo before. Yes, we really have to refresh them. 'Di ba? Ito yun. Si TESSIE Tomas. Oo, at saka parang syempre I'm very proud of what I've done, the body of work if I may say so, yes. that I have done. Na parang gusto ko lang ma-inspire sila na parang they can really do it, but it takes blood, sweat, and tears. So, pinagmamalaki ko talaga. Eh, hindi sa akin original yung words na yun, pero sipag at syaga talaga yan. At tagaktak ng pawis. Pero grabe. I mean, not for anything. Of course, si Nanette Inventor, na-identify siya as Doña Buding, di ba? Pero ikaw, multi. Maraming characters. Oh, multi-characters. Saka pag nanood ka ng show ko, at least 7 characters ang ginagawa ko noon. Yung mga Tavern on the Square, yes. Cabaret acts ang tawag doon. Right. Tavern on the Square, kung saan-saan. Puro Makati Sanctuary. Cosmo Bar. Meron pang times naman na ano, Diyos mio, doon sa Sanctuary, may mga lasing. Tapos, yeah, that's so corny! Mga ganyan-ganyan. May kuha ka doon sa'yo, nakakatakot. Uh-huh. May isang sobrang sikat na pati sila Jackie and Rilly nanood. Miss Margarita's Way. Oh, yeah, right. Ibang-nahibang. I am your new teacher. Ano to, off-Broadway play ito. Na dinirect ni Tony Espejo. Wow. Si Tony Espejo. First and last time na na-direct niya ako. Sila Sani Tanchanko ang kumuha sa akin dyan. It's a one-woman play which was so experimental and pioneering. You're on stage for 2 hours, mag-isa. Mm-hmm. No? Tapos, krung-krung. Hindi ko alam kung Aster somebody, off-Broadway lang siya. Ang ginawa namin ni Tony Espejo para mag-click sa Pilipino at re-translate namin some of the parts. Pero humingi sila ng permiso doon. So, sobrang riotous yun. Kasi nga, kung minsan, mayroong part doon na hindi ko magawa, sabi ni Direk Espejo, Tony Espejo, pag hindi mo naangat ang palda mo para ipakita mo ang panty mo, hindi tayo matutuloy. Ang ginawa ko na lang, nag-girdle, yung panty girdle. So, hindi talagang panty. No? Right. But, kailangan ganyan. Kasi, now you see it, now you don't. Now you see it, now you don't. Kala nyo, papakita ko panty ko? Hindi. Hindi panty yon. Basta, tatatatatas mamaya, sane, insane. Pinakamahirap. Doon din nawala ang boses ko. And then, pero makikita mo sila Elvira Manahan, nandiyan, nanonood. Siksika ng mga tao. Kasi on disco, doon sa Rojas Boulevard lang ginawa. Mm-hmm. Grabe, actually, not for anything. During your time, that was your peak talaga. Peak, yes. Yun ang pinaka-peak mo talaga. From Champoy, which lasted for 7-8 years? Four years lang. From Champoy, pinasok mo ng pagiging host eh. Oo. Tasing ng tahanan. Oo, nag-television na nga. Ayun ang nag-last for 7 years or 8 years. Hindi naman, 7 lang. Oo. Tapos Abangan. Tapos, of course, In between. Kasi in between yung iba mo. Ang nangyari kasi kung bakit naging big star nga ako noon was simultaneous. Sa morning, makikita mo ako sa Tasty ng Tahanan every day. Tapos every Wednesday, makikita mo as Barbara Tenko. Right. Dino, huwag mo na papatayin ang aking kapitbahay. Please lang. Ganun. Grabe. Ang dami. Try buho ko. Oo, ang dami mong characters. June Encarnacion. Oo, 'di ba? Ang dami mong characters na inanuhan talaga. Kaya ngayon pag may nakikita nga ako mga artistang buhok-buhok na gano'n, sabi ko Barbara Tenko. Oo. Merong isa, well, to flatter myself, sabi niya, nauna ka pa doon yung sikat ngayon. Napanood mo na ba 'yun sa Netflix? Ano 'yun? Schitt's Creek? Papanoorin ko. Pinanood ko nga kasi ang laking series noon, ano? Si Moira, yung nanay, ganun din. Strambotic. Sabi ko na ako na si Barbara Tenko dyan. Gumawa ako ng buong play din ng Meldita, yeah, di ba? Right. So, alam mo ba, yung ending ng Meldita was the same as A Dangerous Life. The one that got me. Di ba? In a serious role, HBO. Right. No? Right. Sabi ko, wow, great minds think alike. We were on the plane, and then Meldita was just narrating her entire life and saying, have I done the right things? Why did this happen to me? Tatatan. Yun.
Yun ang did you watch? The former first lady watched the... Ay, hindi ko alam. Pero ang alam ko, parang mas okay sa kanila ang Meldita. Mas naapektuhan sila ng A Dangerous Life because it was so real. Yeah. The whole thing. Hindi lang naman ako. Right. It was so real. So, yun. Pero siya, nung first, parang hindi niya ako pinapansin pag nakita ko siya sa souffle. But later on, parang okay na ako sa kanya. Kumakaway na siya sa akin. Hindi mo ito nami-miss. Doing nami-miss, this. Nami-miss, of course. Oo. Pero, syempre, parang as you grow older, parang your priorities change. Di ba? Correct. Kasi talagang, kumbaga sinabi na ng asawa ko, please, let's settle down in the Isle of Man. I need you there. Kasi, tinan mo, nung nandito kami, ano nga ba ang priorities ko? Career, nanay, Roger. Pangatlo lang siya. So, ngayon, siya yung priority ko. Siya yung number one. Siya yung priority ko. At saka, for us lang, bigayan naman, basta binibigyan niya ako ng chance makapunta dito, okay naman ako doon. Gusto ko munang malaman, paano nag-meet or nag-cross ang landas ninyo ni Roger? Ano yan? Parang na blind date. Blind date in the sense, pero sa apartment. But he was here in Manila at the time. Oo, kasi siya, 1978 pa siya nandito. So, meron siyang trabaho. And he's really a marine biologist. No? So, if I may say so, Roger is a very bright person. He graduated from the top three universities in England. Wow. It's called the Imperial College. Wow. And he graduated, parang summa cum laude, in marine biology. Ang hirap pa ng kurso, no? Tapos, secondly, nag-PhD pa yan sa York University. York is also in England. Nag-ano naman siya. Ito, may joke ako dyan. Nag-PhD siya in parasitology. So, oh, that's why you like me, darling, because I'm a parasite. Sabi niya, kaya naisip mo yan sa ano? Sa akin kasi yung script ng separada. Get out! I don't need a parasite! Sabi ni Maricel Soriano. Kasi so, ako nagamit yung sumulat yun, noon. Nagamit ko daw doon. He knew from the very start na you're a comedian? Yeah. He knows. Of course, oo. Tapos, ang nangyari lang, nakita na pala niya ako 2 years before we met. And then, sabi niya, ang ganda na pagkasabi niya, I spotted you. And of course, I know you're TESSIE TOMAS, but I think you were taken. Because I had another beau. Medyo mga diplomats naman ang kasama ko noon. Yes. So sabi, ganun lang sila. Pero ganun ito yung separated ka na from your ex-husband. Oo naman. Oo, okay, naman. Oo. So you dated other guys after? Yes, oo. Pero dito saka ka... naging, parang after London kasi my training there, parang na-exposed ako sa mga British, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang type ko yung foreigner. So, siguro, naging ganyan yung vibration. Puro mga foreigners, mga diplomats, karamihan. Mm-hmm. Dito, ang naging type ko. But you ended up with him. Oo, ng foreigner din, of course. Oo, foreigner parang, din. Parang okay. British, right? He's British. A British. He's British, yeah. Mm-hmm. That's why I have the British accent whenever I am in England. And how do I do it? Well, the very basic British accent is the stiff upper lip. So, di rin yung nakikiwa? Hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Nagawari kami na. Hindi yan gumagalaw. Look at the Queen of England when she talks. Yes. That is the height of aristocracy. Hindi nga. Yung, may iba-iba yan eh. May Cockney. Yung Cockney is yung medyo tipong Adele. Mm-hmm. Yan yung medyo tipong Adele yan. Pero yung, when you hear the Queen talk or Prince Charles talk, that is aristocratic English. Pero nakakatuwa ka lang, Tess, no? You've been living actually for the longest time. Medyo matagal-tagal na rin sa ano, 2018 pa kami doon. So that's about 4 years, no? Almost 4 years, 'di ba? Ang bilis. At kayang-kaya mo rin yung British accent, 'di ba? Pero nakakatuwa ka lang whenever you're back in the Philippines or in Manila, yung pagiging simple, yung pagiging down to earth mo, yung pagiging waray-waray. Or 'di ba? You know, each time I see you, wala akong nakikitang pagbabago. Oo, thank you. Honestly, I mean... I have no airs. Yeah, wala talaga. Wala talaga. Why should you, di ba? I think I'm largely... sorry, napapa-English din ako kasi naman lagi nag-i-English sa asawa ko, di ba? I'm largely influenced by my husband na talagang napaka... ano ba tawag yan? Siguro nasa top 20 aquaculture expert siya in the world. Wow. Pero pagkausap mo siya, he would praise his co-worker rather than talk about himself. Kasi nga, that's the British way. You don't talk about yourself too much. Let other people talk about you. Other people should talk about right, you. You don't talk of how much.
How much is that? How much is that? Right. You never do that. Sabi, yeah. Pagka nakikita niyang nagtanong ako ng gano'n, sasabihin niya, please avoid doing that. Sasabihan niya ako. Parang ganun. Offensive ang dating. Very cultured talaga right, sila. Right. Nakakatuwa. So anyway, magsasample ako ng British accent. Okay. So pag nandun ka, hindi mo pwedeng sabihin, excuse me, waiter, can I have a glass of water? Excuse me, hindi ka maintindihan. Yes. I beg your pardon, madam. Ganyan siya. I beg your pardon. Oh, sorry, sorry. Ganun lagi sila. Sorry, sorry. Could I have a glass of water? Oh, hindi ba? Wow. Can I have a glass of water? Kasi idadrop mo kailangan yung R. Yeah, right. And where's your mother? How about your father? Oh, di ba? Motherfucker sana. Katawa siya. Okay. Motherfucker sana. Bago tayo mag-focus dun sa bago mong lugar, yung pag-crossover mo na bilang actress, yes. TV host, actress, stand-up comedian, nahalo-halo mo yun eh. Mm-mm. And you became one of our better actresses, if I may yes, say. Yes, thank you. Diba? In fact, the last time na napanood kita in TV series was in 2017, 2018, The Blood Sisters. Ang ganda, ganda. Galing-galing mo doon. Thank you. Oh, sobra. Ang galing mo doon. Sobrang hirap din noon. 8 months. Grabe. Right. No. It was a hit teleserye. Sabi ng anak ko, Mami, galing mo doon. Tapos, alam mo kung saan ako tuwan-tuwa sa'yo. Yung naka-mask kang ganyan, tapos nagpapaalak ka, tapos ang laki ng mata mo, pero fully made up ka. Nag-o-opera daw ako. Eh. Hindi ka mo ordinary yung ano doon, yung character mo doon eh. At saka kung napapagtripan nila ako yung kontrabida, gustong-gusto nila. Si Olive Lamasa nang unang nag-ano sa akin doon sa sandaling kailangan mo ako, ang ganda din ng role ko doon. Kami ni Ronaldo Valdez. Pero mas na ano ko itong ano, yung Blood Sisters. Blood Sisters. At inaabangan ko yun, ha? At saka yun din, if I may say so, hindi pa naman nagwawakas ang lahat, diba? So, yeah. I'm still hoping na magkaroon pa ako ng ganun chance. Okay. Kasi sabi naman ng asawa ko, you could be gone for even up to 6 months only because you're already a resident na ako dun eh. So, mako-question ako. Pero kailangan lang swak, diba? Paano tayo masaswak? Lockdown. Diba? Hindi, actually, it's ang advantage, if there's an advantage sa lockdown, madaling matapos. Sa bagay. Hindi na pabalik-balik. Gusto ko lang i-point out yung joy ko rin ng crossover kasi I picked that up from you just now, no? Yung kasing pagiging comedian mo, ang hirap na, you know, you're making people laugh and then you will make people cry in a drama. Yes. So parang, hindi ko kaya kasi comedian yan eh, di ba? Parang, pero I slowly crossed over, no? Pero kasi, ang inisip ko na lang is, unti-unti ko kasing tinanggap yung pagdadrama kaysa comedy lang, di ba? Ang dami kong ginawang magpakailanman, maalaala mo kaya, ganyan. And so, ang sinasabi ko lang, ano ba yung joy of acting? Ang joy of acting, the Eric Morris way, who is the noted American acting coach of Jack Nicholson, somehow I had a chance to also work with him, is that yung parang no acting, please. No acting. Na parang yun yung sinasabi din, Charo Santos once said, sabi niya, ang galing-galing mo na talaga, effortless. Yung effortless. Yes. Saka no acting, hindi yung parang acting na acting. Uh-oh. Galit ako, natatakot ako. Kasi minsan may ganun yung, pag natatakot, lumalaki mata. Pag natatakot, lumalaki mata. O pag nagagalit, kailangan ganun. Hindi. Parang yung controlled. Pwedeng sa mata mo lang nilalabas. Mm-hmm. I can't help it, but Nora Honor is an example of no acting, please. Na, you know, natural. Of course, Sherry Hill. Or even Vilma Santos. Yes. So, at saka yung the joy of kung beggar ang role ko, talagang gusto ko madumi ako. Di ba? Hindi yung konti lang. Si, ano, isa pa yun, it has to be so real. Tanda ko siya. Si Ishmael Bernal. Hindi pwede one sa kanya yung best. Fake na sampal. Uh-oh. Sampalin mo yan. Ayoko ng, bakit hindi mo, ano, ano ba, batukan mo. Ito, bato mo to. Hindi pwede, ano yan. Tuwa ako doon sa kanya. Kasi, minsan may na-experience ako. Pag sasampalin mo yung actress, umiilag. Ano gagawin ko? Oo. Di ba? Wala nang magagawa. Oo. Ayaw eh. Oo. It's her loss, not mine. Okay. Alam mo, napakahirap ng role mo ha. Kasi yung doon ka actually unang na-identify yes. as a comedian, right? And then, tapos nag-crossover ka nga sa pagiging isang dramatic actress. Pero nag-ano din ako. I know, yun na nga. Pero napakahirap nga eh. Napakahirap na ipagsabayin. Yes, Shirley MacLaine. Diba, mahirap yun. Given the choice, saan ka mas komportable?
Actually, first love ko pa rin ng comedy. Oh, wow. First okay. love. Okay. Pero ako, I'll give you a perfect example. An example of a really, hindi ko alam kung mag-a-agree ka, no? I'm a big fan of Meryl Streep. Meryl Streep. Pero mas funny siya as an, ano, mas sobrang love ko siya sa comedy. Ewan ko, sobrang love ko siya. Yung disintunado siya, kung ano ba yung disintunado siyang, ano, kumakantang pilit, na milyonarya siya, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Tapos yung sila ni Baldwin, Eric, di ba? Alec Baldwin, Alec. Mag-ex sila, tapos bigla sila nagka-affair, Mamma Mia. Oh, yes. Di ba? I love it. I love that movie. Oh, nakikita mo na si Meryl also loves comedy, yes, di ba? Yes, yes, yes. Yung magandang, ano, dahil, sabi nga nila, pag isa ka kasing mahusay na actress, you can do anything. I think so. At this point, this is such a nice time in my life. Well, sorry, hindi ako nakakapag-taping. Na, yeah, I can do anything. Actually, I don't mean to boast then. But sabi ko, quiet lang ako, pero I might have a chance to be termed as a global actress because I'm already in Europe. So the one who opened my eyes was my stepdaughter. I have two stepdaughters. Alice is the eldest, and then Lucy is next. Pulin, you know? Mm-hmm. So Alice is a banker. Mm-hmm. But Lucy is in the arts. Ooh. He started as a... as the PA of Rob Williams, the famous singer. Oh, yes, so ngayon, yes. Naging kaibigan niya sila, Amy Winehouse, ganyan-ganyan. No? So sabi niya ganun, pag ready na daw ako, tutulungan daw niya akong kumuha ng talent agent. Wow. In London. I can speak English. But yes. you have to speak English. Mm-hmm. Di ba? Kasi masasama ka sa BBC or something. So yun naman ang na-excite ako. Right. Sabi din ang anak ko, Mami, may bagong studios na ginagawa ang Netflix in New Jersey. So sabi niya, don't even think of going to the Philippines only. Go to New York or to LA. Totoo. So, di ba? So, another opportunity. Yes, right. Kasi basta kailangan lang ma-crossover mo na you have to speak good English. Yes. Which, I can. Which you can, di ba? Yes. And of course, ako din, meron, talking of dreams, you know, syempre, when I'm in the Isle of Man, I have more time, no? I'm beginning to write my memoirs, ganyan, but syempre sa dami na napapanood ko sa BBC, Netflix, I also have my own ideas on indie film. Yeah. That one day I want to produce or act or both, di ba, in an indie film. How about directing? Pwede na rin. Oo, di ba? Kumisan lang, ang hirap kasi pagsabay-sabay yun. Kasi dami naman director. Yeah. Siguro assistant director or something. Whatever. Or maybe you start from there. Yes. Diba? Oo. Okay, 2018, you finally... pwede ko bang sabihin tinalikuran mo or this is just temporary? You totally gave up your career in the Philippines to resettle. Di ba? In the Isle of Man. To cross over? Yeah, okay yeah, then. Parang, I know it was also a little sacrifice from on your part. Kasi big one. Yeah. Di ba? It was a major decision yes, on your part. Kasi you're doing well here. Yes. At alam din niya ng husband mo na, di ba? Your TESSIE Tomas here. Yes. Tapos ito, parang, my God, believe din ako sa, sabi ko nga sa'yo, sakripisyo ito eh. Yes, of course, diba? Of course. So, and alam ko lang what my priorities, and my priority is my husband. Kasi, remember, the life there is, most times, we're just the two of us in our apartment. Exactly. You don't always socialize kasi malalayo din ang mga kaibigan. Yes, and then the yes. weather, once it's winter, hindi ka masyadong movable, you know? So, parang hinahanap din niya yun eh. Yung assurance na, I just didn't marry a star. I married a loving woman. Di ba? Kasi mahirap naman yung, hindi ko naman sabihin pwedeng TESSIE Tomas ako na, you know, alis ng alis. So, yun. So, maybe, pinagbigyan ka niya for ng maraming taon. This time, ikaw naman, siya naman ang pagbigyan mo. At saka, ang ano naman din is, it's well worth it. Up to this very minute, I think, kasi parang ang bait niya at saka, I think, ayoko na umiyak, pero I think he's the only man who has loved me this much. I can't think of anybody else who will love me this much. Alam mo yun, now that I'm gone, I'm not there, kung hindi text na text, when can we talk, how are you doing? Hindi aligaga. Oo, sabi ko, hindi ko mapahalata sa kanyang nag-i-enjoy ako dito, o busy-busy ako kasi, dami kong lakwat siya. Minsan, nag-text ako, I'm so tired because I've just been from Boracay. That was fun. But when I went to Palawan, we had to check on this, that, and the other, the property. And then he said, okay, you gallivanting girl. So,
Sabi ko, bistado pa rin pala ako. Pero bakit hindi mo siya isinama? I'm just... Ayun nga, ang dami din niyang work doon. Ah, okay. Ang dami din niyang... Meron siyang banda. And then Mozart concert. May Mozart concert siya. At saka siguro dumadating doon siya point na natatakot din sa COVID kasi medyo may edad right, na, di ba? Right. Can you, ano, can you describe the Isle of Man? Isle of Man is a diamond-shaped island between Liverpool on the right side, England, where the Beatles came yes, from. Yes, okay. Yes, we're only yes. 20 minutes by plane. Okay. Pero pag nag-ferry ka, 3 hours. So, yon. That's the closest to the Isle of Man. Uh-oh. On the left is Dublin or Ireland. Wow. 1 hour then by plane. Okay. So, tapos yon. Pag ginugil nyo, makikita nyo, there are 80,000 people there. And then, yung bahay wala pang namin. 100? Wala pang 100. Wala pang 100. 35 square miles. Siguro parang 3 beses ng Boracay. Tapos, yung apartment na binili niya for me is facing the sea. Wow! Ha? Kaya every day, we are facing the sea. So, tapos, ang seagulls na bumibisita sa'yo, mga almost 100. Oh my gosh! Ganun talaga, parang painting. So, ang ano ko din pala, nakatulong sa akin, alam mo kasi, yung side na yun, di alam ng mga, sabi nila, alam mo, pag ini-interview ka, hindi ka naman comedian, napaka-serious mo pala. Uh-oh. Serious daw ako pag nagsasalita. Right, right. Eh, ba't si Dolphy ba? Di ba ganun din? Oh, yes. So, sabi ko, there is that esoteric side of me, which is, I meditate. You know, I meditate. I've been to India twice already. I'm an associate member of the Brahma Kumaris group. Yung spirituality yes, ko, malalim. Yes. So, ang nakakatulong sa akin, yung daily Zen meditation ko. Kasi pag nagme-meditate ka, parang you're so grounded. And so, hindi ka madaling maratel. So, yun. Yun ang nakatulong din sa depression ko nung una sa pag-adjust sa Isle of Man. Just to be positive. So, yeah. Never ka naka-encounter ng depression? Ah, hindi. Naka-encounter. Pero nagsabihin, nako-control. Hindi yung parang it eats you up. Di ba? Yes, yes. Kasi the best way to deal with depression is accept that you are depressed. Di ba? Teka, depressed ako. Bakit nga ba? Ay, putya. Lungkot-lungkot ako, namatay yung kapatid ko. Teka, iiyak ako. Pero teka, ba't ako nakahiga habang umiiyak? Eh, half a day is gone. Hindi pwede to. I'm gonna stand up. Ganun naman ako. Meron ako doon talagang, ano na, you know, I've got to change the energy. I'm gonna move out. Tsaka nagka-counseling din ako, ha. Pinagmamalaki ko yun. Maski dito, may psychologist ako. When I am in crisis, I have, Dr. Hani Karandang is one of my, naging friends ko na, and then another lady, na ang tindi kasi ng midlife crisis ko noon eh. Uh-oh. So, she helped me deal with it. So, siya din nag-encourage sa akin, mag-meditate ka, mag-ano ka. So, ano, big help siya sa akin. Ako kasi yung taong, ang dalas kong ma-lockdown, hindi mo ma-imagine. Because I was crisscrossing. I'm the one of the few people who was traveling during the pandemic. I would structure my day. Yes, yes. Na I just psych myself, you know, eto yung, hindi ito forever, pero sobrang busy ko na tao, eto din ako for to relax and to deal with myself. So, sa umaga, anong gagawin ko? Meron akong daily journal. Tapos niyan, anong gagawin ko? Manonood ako ng TV sandali. O tapos, babalik na naman ako sa writing, mag-exercise. Meron akong ginagawang structure. Para hindi... You keep yourself busy. I used to be a voracious reader. Just like Chris Aquino, I'm sure. And Sharon Cuneta yata. Ano. You know, when you're reading, your time is, ano, na-absorb, pero yes. Hindi mo namamalayan. I started reading very thick books. Pag ginawa ko yun, or history book, or about Obama, or I read a book about Michelle Obama, that wow, ang dami kong books, pero ngayon ko lang nababasa. You know, mga ganun. You have more time this time, di ba? Oo, basta ang importante, pagka, para hindi ka ma yung continuously depressed, is that you have a structure. Para, you know, your mind is busy. The depression really gets worse if your mind is wandering around or just centered on, oh God, pandemic, may gyera sa Ukraine, ano na mangyayari? Change energy. Teka muna, maghugas ako ng pinggan or something. Uh-oh. Change it. Are you still open to accept
acting, ano, acting project? Oo naman. At saka, kung ano pa, okay. Mga podcast, kung ano ba. Okay. Test Tube, TESSIE TOMAS is still alive. Kaya lang po, abangan nyo, sapagkat ako'y mag-aambisyong mag-TikTok kamukha ni Gina Parehenyo yata. O, yeah, she has more than a million. Baka ngayon, 2 million na mahigit. Wanda ka sa akin, Gina diba? Parehenyo. Magkakaroon ka na ng kompetensya. Ako yun. Alam mo, maganda sa... Maganda siguro kung magkukulab kayo. Oo, kukulab kami. It's a nice sige idea, diba? Kaibigan ko naman siya. Thank you for telling me. Okay, diba? How about the book na ginagawa mo? Kailan ito matatapos? Alam mo, hindi ko na rin masabi kasi nga pag nasa, hindi ko rin maintindihan kung bakit pag nasa Pilipinas, sa dami ng kaibigan, parang sinasabi ko, ganun pala karami kaibigan ko. Of course. And they love me so much. Ano ba naman, di pa tayo nagkita, samantalang si ano, nakipagkita ka na. Yung ganun, di ba nakakatuwa? When this comes out, sigurado marami magtatampo sa'yo. At saka nakikipagsiksikan siya. Yes, ano ba, yes, wala naman time. O kapi-kapi na lang. Oh. Hindi mangyayari sa Isle of Man. Sabi, yes, di ba? Kasi konti naman yung friends ko doon. Pero yun, because of that, si Jessica Safra was teaching me, you have to write every day. Pero alam mo, not for anything. Matatapos ko din yan, hayaan mo. Baka isang taon pa. I'm writing in Tagalog. Oh, wow. I'm writing in Tagalog. And oh, and Jessica was so impressed. Jessica Safra, no less than Jessica Safra says, that is so nice. You are so original with your work. And sabi niya, wag kang mag-censor. Wag kang mag-censor. Kesyo paghiwalay mo, o kesyo yung midlife crisis that's mo. That's part of your life. Because, sabi niya, ang ganda, ang galing-galing ni Jessica, look, the women will be empowered because akala nila, napaka-put together mo na tao. Mm-hmm. Tapos, binilalat mong ganyan yung mga hirap mo, yung mga angst mo, yung mga demons inside, you know. Sasabihin na, wow, what an inspiration. Grabe din pala yung pinagdadaanan ni Desi, pero marunong lang siya magdala, di ba? So, ganda ng mga sinabi niya. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan at anong gusto mong ma-delete? No, ang hirap naman ng question na yun. Hindi ako handa. Well, I guess sa pag-delete, wala akong gustong i-delete. No? Kasi I think in my downs, I was up. You know, yung bagsak kong gayon, doon ako bumabangon. No? And it's now at this age, I've learned na hindi mo talaga, you will never know the meaning of happiness unless you have been so unhappy. You will never know the meaning of peace unless you've been so grieving in turmoil for masyado naman malalim tagal English ko, hayaan mo na, in turmoil for a long time, no? Yung ganun. So, gusto kong balikan. Ganda, no? Hirap sabi. I guess, ang ayokong balikan sana ay yung pakikipaghiwalay ko. Ayun, ayokong sanang balikan. Meaning to say kasi, I'm putting it positively. Sana di ako nahiwalay. I repeat that over and over again because that's something that I was able to give to my son. A solid family, you know? Pero nakikita naman niya, happy ako dito. Ngayon kay Roger, ayaw kong balikan yung magkamatay yung kapatid kong who was accidentally shot and killed. Ito yung sa last July? Hindi, meron pa. Yung 20 years old, kasi it's Frankie, Tessie, Cesar, Edgar, Leo, and Manny. It was Frankie who died at 20. Straight bullets sa party. Gantong big days na may nagbarilan. Hindi ba? So, ayaw mo balikan yun. Well, yun. Naiyak na pa rin. Oh, the death of my mother, the death of my brother, and I guess I'm very sad about Russia and Ukraine because nagsosocial work kasi ako eh. Hindi ko na rin nasasabi yun. I've been the president of the Katbaluganan Foundation for 25 years. And we tried to help the poor. Before that, I was affiliated with the Community Services International. It's affiliated with the United Nations High Commissioner for Refugees. Hindi sila makapaniwala na meron akong ganung social work. I always have a soft spot for the poor. So, di ba ikaw makita mo yung sinabi sa news na several dozen surrogate babies are in danger of being killed. Tapos ikuklose akong mukha ng mga bata. Pero ka naman hindi maiiyak, no? I always say kasi, hindi naman malayo sila sa atin. Isipin nyo kaya, di ba yung the golden rule? What if nandun ka? What if kung ikaw yung Ukrainian na binubomba? Ganun din, ang dami nating reklamo dito, ma-traffic, ma-pollute, ganyan yung isang friend ko. Oo, naku, yung COVID na yan, Ma'am Tessie, ang bata pa ng mga anak ko, di ko alam, ganito, pero ang ganda ng bahay niya, ganyan. Comfortable living, sabi ko, alam mo, isipin mo kaya ako, ikaw ay isang Afghan, from Afghanistan. Anong pakiramdam mo?
ano, ay, oo naman. Oh, di ba? So, you just have to be always, pag may nakita kang ganun kahirap, paano kung kaya, ako kaya yon? Paano kaya kung ano kaya, ako kaya yon? Anong gagawin ko? Di ba? If Robin is watching now, anong mensahe mo sa kanya? Ang hirap naman ng mga questions. Tapos mamaya si Roger naman. Ah, wow, Robin, I love you very much. And I miss you. I miss you very much. Hindi ko lang pinapahalata sa'yo. And I'm so happy we were able to see each other in Boracay. And that I'm looking forward dun sa promise mo na magbibiyahe tayo. No? Kasi promise mo yan sa akin nung 60 years old ako. So medyo lumampas na. Kaya tutuloy tayo. Malaki ng utak. Either Mexico or actually Amalfi Coast in Italy. Wow! I love to travel, yeah. Isa pang episode, puro travel lang. Yes, yes. And of course, your darling, na si Roger. Darling, you know, I love you very much. And, you know, it's been a tremendous sacrifice to pull myself out from the Philippines to run to your loving arms. But I did it. And I will continuously do it with no regrets because I truly, truly love you to bits. Yours truly, asawa mo. He speaks Tagalog? Oo, konti. Ay, talaga? Aba, nakakapanood ng buong pelikula yan ang hindi mo tinatranslate. Tagalog ng pelikula. Wow. Mga pelikula ko. Pwede niya panoorin. O, walang translation. Hindi lang siya, hindi siya ganun ka-fluent, pero sasabihin niya, marunong din ako mag-Tagalog. Parang ganyan. And of course, to your fans? Oh my goodness. Diyan yata ako maiiyak. Ay, nako, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Over 40 years na po ako sa showbiz. At, ako naiiyak. Miss na miss ko kayo. Hindi ko alam. Ba't ako naiiyak ngayon? Siguro dahil hindi ko kayo nakakasama. Ang layo ko. Pero lagi kayong nasa puso ko. At palagay ko, si TESSIE TOMAS naman ay hindi rin gi-give up ng kanyang desire at ng opportunity to still act and to entertain all of you. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo mula sa Taste ng Tahanan hanggang sa abangan na susunod na kabanata at maski nung stand-up comedy days ko hanggang sa Blood Sisters. Thank you very much po. Naitangis ko na ko. Maraming salamat, Ever Belena. Hello, Glow. Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements. Mesa Tomas Morato. Lugawan ni Tonyo, Erase Beauty Care, Bebot Santos of Coloretic Clothing, Richie's Kitchen by Richie Ang, Pandan Asian Cafe, Nessa Celia Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Studio Manila, and with that, Tess, thank you so much for this opportunity, for sharing your life story. Yeah, thank you. Not just to me, but to everyone. At saka, binigay mo sa akin yung ganito kahabang time para makapagsalita. Thank you so much, too, for this opportunity, Aster. And of course, your message to everyone. Anong gusto mo i-plug? Anong gusto mo i-promote? Ang gusto mo iparating sa kanila? No. Test tube na lang. Test tube, TESSIE TOMAS. Abangan niyo po, nag-vlog pa rin po ako at saka siguro malapit na ako mag-TikTok. Sabi nga, mag-collab ako. Sana po, idasal niyo na lang na magkaroon pa po ako ng opportunity na magkaroon ng teleserye or any guesting, no? As I go back and forth. It will come. Oo, it will come. Maraming salamat, TESSIE. Okay. Pinaiyak mo ako. Alam mo, I'm just trying to control myself. Pero naiiyak din ako, mababaw din ako eh. Mababa ang luha ko, pero hindi ko na ginawa dahil, 'di ba? Baka hindi na ako lumungkot. Oo, baka hindi na ako makapagsalita. Next. But anyway, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday 12 noon. Thank you so much. Bye. Hanggang sa susunod. Bye.